ang pinakamagandang paraan upang makalikha ng kapalarang ikakasiya mo ay ang paggawa ng positibong aksyon araw-araw. Ngunit kung gusto mong subukan ang metapisikal na bahagi ng mga bagay, ang pagbasa ng iyong kapalaran ay maaaring kasiya-siya. Lahat ay dapat mayroong party trick. Ang pagbasa ng kapalaran ang isa sa mga pinakamaganda rito. Ito ay madaling matutunan tulad ng ibang form ng fortune telling. Magiging mahusay ka kung paghuhusayan mo pa ito. Alam niyo pa ang ibig sabihin ng mga guhit na letrang M sa inyong mga palad? Nasubukan niyo na bang magpahula? Yung tipong magpapatingin ka ng inyong mga palad, tapos sasabihin nila ang inyong magiging kinabukasan. Chirology ang tawag sa sining ng pagbabasa ng mga palad. Marami ang gumagawa nito sa buong mundo. Para itong isang uri ng panghuhula sa pamamagitan ng pagtingin sa palad ng isang tao, kung saan maaari nilang masabi ang iyong kinabukasan base sa mga linya at guhit sa iyong palad. Tingnan mo ang iyong palad. Napapansin mo ba ang linya sa iyong palad na may letrang M? Kakaunti lamang ang mayroong ganito. Kaya kung mayroon ka nito, mapalad ka. Ayon kasi sa mga manghuhula o sa mga matatanda, espesyal raw ang mga taong may ganitong linya. At sinasabing ang pag-uugali ng mga taong may letrang M sa kanilang mga palad, sila yung mga taong tapat, ayaw rin nilang napagsisinungalingan dahil malakas maghinala, madalas kanilang mahuhuli kapag nagsisinungaling ka. Lahat raw ng babae ay mayroon ng ganitong linya sa kanilang mga palad dahil mapaghinala raw sila kaysa sa mga lalaki. May kakayahan din silang baguhin ang mga dapat baguhin sa kanilang buhay. At ang ganitong klaseng guhit rin sa kanilang mga palad ay senyales rin na maraming biyaya ang darating sa kanilang buhay, magandang oportunidad, liderato at kayamanan. Ngunit palagi nating tatandaan na ang lahat ng bagay ay ating makakamtan sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Mas mainam ding samahan ito ng patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon. Gamitin natin ang ideyang ito para maging inspirasyon natin sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ibig sabihin na mayroon kang ganitong uri ng linya sa inyong mga palad ay tiyak na ang inyong pagyaman o paganda ng buhay. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!